Sampung kakaiba at bihirang uri ng isda na ngayon mo pa lamang matutuklasan. Alright, welcome sa Karunungan PH! Sa dami ng species ng isda at sa lalim ng karagatan, masasabi talaga natin na may ibang mga isda na bihira na lamang makita at halos hindi pa nakikilala ng tao. Mula sa isang isda na nagre-release ng 50 volts na kuryente hanggang sa isda na mala dinosaur ang muka, pag-usapan natin ang 10 kakaibang sea creatures na ngayon mo pa lamang matutuklasan. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang nakabisita sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at pakihit na rin ng notification bell para updated ka sa tuwing may video akong i-upload. Number 10, Frail Shark. Karaniwang matatagpuan ang frail shark sa libu-libong talampakan mula sa ilalim ng karagatan. Siyempre sa lalim na nga ng karagatan at sa dami ng mga species ay may ilang hayop ang hindi pa napagtuunan ng pansin. Isa na nga dito ang mga frail shark. Ang mga ito ay halos kapareho ng mga pating, ngunit mayroon silang napakadelikadong pointed na mga ngipin. May ilang divers na ang nakapagsabi na madalas na makikita ang mga frail shark mula sa 1,570 meters na lalim mula sa Suruga Bay na matatagpuan sa Japan. Tinatawag din itong living fossil. Kapag sila ay naghahanap ng pagkain, gumagalaw ang mga ito na parang isang igat. Sa oras na mahuli nito ang kanilang biktima, yoyoko ito upang lunukin ang kanyang biktima ng buo gamit ang mahaba at nababaluktot nitong panga. Ang mga ito ay mahilig kumain ng sipalupad at mga isda na maraming tinik. Kung pag-uusapan natin ang hitsura, ang frail shark ay may flattened na ulo at mayroong malaking bunganga at mahaba na katawan. Ang dahilan kung bakit malaki ang kanilang bunganga ay dahil sa dami ng kanilang ngipin. Ang mga frail shark ay mayroong 300 na mga ngipin. Oo, tama ang iyong narinig. Ang ngipin ng mga ito ay nakaayos sa 25 mga hanay. Ito ay mayroong 25 mga gilagid sa kabuuan na nakaayos patras. Ang tanong ay nangaatake ba ito ng mga tao? Ang sagot ay hindi. Number 9, Viper Fish. Madalas matukoy ang mga viper fish dahil sa kanilang mahaba at matulis na ngipin na parang karayom. Maaari silang humaba ng hanggang 30 to 60 cm o 11 to 12 feet. Sila ay mayroong mabangis na itsura at malaking ulo, may katamtamang laki na mata, may mahaba na katawan at mayroong tinik sa ibabaw at ilalim na bahagi ng kanilang katawan, mayroon din sa bandang buntot. Matatagpuan ang mga ito kapag umaga mula sa lalim na 1,000 hanggang 5,000 meters sa tubig na may average na temperaturang 4 degrees Celsius, pero lumilitaw o pumupunta sila sa ibabaw na parte ng karagatan kapag gabi. Mayroong iba't ibang kulay ang mga viper fish. Karaniwang verde, silver o di kaya itim. Ang viper fish ay may light producing organ na tinatawag na photopores na tumutulong sa kanila sa pag-akit ng biktima sa pamamagitan ng pagwagayway nito upang mas mapadali na lumapit sa kanya ang kanilang biktima. Karaniwan itong matatagpuan sa ventral na bahagi ng katawan. Mahilig silang kumain ng crustacean at maliliit na isda. Number 8, Stargazer Fish. Karaniwang kilala ang stargazer fish sa kanilang kakaibang paraan ng pag-atake. Inililibing nila ang kanilang sarili sa buhangin at maghihintay hanggang sa lumangoy ang mga isda sa ibabaw nila. At sa puntong ito ay mabilis silang aahon at kakainin ang mga ito. Nabibilang sila sa pamilyang Uranoscopidae. Ang kanilang ulo ay permanenteng tumuturo sa pataas na direksyon. Kung pag-uusapan natin ang tungkol sa kanilang itsura, ang mga mata ng stargazer fish ay nasa tuktok ng kanilang ulo. May mapurol na kayumanggi na kulay at may pahaba at bilog na hugis ng katawan. Ang itaas na bahagi ng katawan ay mas maitim kaysa sa ibabang bahagi. Ang kanilang mga ulo naman ay mas malaki kumpara sa kanilang katawan at buntot. Ang average na laki ng mga stargazer fish ay mula 18 hanggang 90 cm. Ginagawa nitong ibaon ang sarili sa buhangin o putik sa ocean floor sa paraang mata at bibig lamang ang nakikita. Ang mga stargazer fish ay nagtataglay ng lason mula sa kanilang tinik. Ang dalawang malalaking tinik ay matatagpuan sa bawat pectoral fin sa kanilang tagiliran at sa likod ng kanilang eyelids. Ang mga poison spines ay gumagawa ng 50 volts na kuryente at maaaring maghatid ng electric shocks mula sa kanilang biktima. Gustong-gusto ng isda na ito na kumain ng maliliit na isda at iba pang nilalang tulad ng alimango. Ang mga stargazer fish ay dumarami sa panahon ng tagsibol at tag-araw. Number 7, Gulper Eel. Ang mga Gulper Eel ay isa sa mga kakaibang hayop sa karagatan. Sila ay may scientific name na Eurypharynx pelecanoids.
Ang mga species na ito ay bihira lamang makita ng tao sa dagat sapagkat napakagaling nilang magtago at matatagpuan sila sa pinakamalalim na parte ng karagatan. Ang mas kapansin-pansin na katangian ng mga gulper eel ay ang kanilang napakalaking bunganga na mas malaki pa kaysa sa kanilang katawan. Sa katunayan ay kaya nilang ibuka ang kanilang bibig ng mas malaki pa sa kanilang katawan. Kaya walang kahirap-hirap para sa kanila ang kumain ng malalaking isda. Kaya nilang lumunok ng isda na mas malaki pa sa kanila. At ang kanilang buntot ang siyang ginagamit nila bilang isang latigo o kanilang depensa sa lahat ng maaaring magbigay sa kanila ng panganib. Ang mga ito ay karaniwang kulay itim na may lateral white stripes sa katawan. Matatagpuan ang mga gulper eel mula sa lalim na 500 meters o 1,640 feet below sea level. Sa lalim na nga na ito ay mahirap nang makita ang mga isda na ito. Ang average na laki ng mga gulper eel ay nasa 80 cm o 31 inches. Paborito nilang kainin ang isda, plankton, copepod at hipon. Number 6, Goblin Shark. Ang napaka-common na sharks na madalas nating makita ay ang Great White Shark, Tiger Shark o Bull Sharks. Well, siguro hindi nga pamilyar sa iyo ang pating na ito. May scientific name ito na Mitzcorena o Stony. Tinatawag din itong Living Fossil at kabilang sa mga pamilyang Mitzcorenidae o isang uri ng pating. Makikita ang Goblin Shark mula sa 1,300 feet below sea level. Kung titingnan naman ay kahwig nga nila ang isang goblin. Mayroon silang isang matulis na nguso kung saan sa ilalim nito ay matatagpuan ang kanilang bibig. Maaari nilang tanggalin ang kanilang buong bibig mula sa katawan upang makuha ang kanilang biktima. Maaari silang humaba ng hanggang 3.5 meters o mas mataas pa kaysa sa tao. Mahilig silang kumain ng mga teleost fish, cephalopod at crustacean. Mayroon silang isang malambot na katawan na may maliliit na palikpik at may mga ngipin na parang kuko. Ito ay lubos na naiiba sa iba pang mga pating. Ang unang specimen ay nakita sa baybayin ng Japan noong 1898 ng isang naturalista na si Alan Austin. Matatagpuan din ito sa iba pang mga bansa kagaya ng Taiwan, South Africa, Australia at California. Number 5, Humpback Anglerfish. Ang humpback anglerfish ay isa sa mga nakakatakot na deep sea creatures dahil sa kanilang itsura. Ang isda na ito ay nabubuhay hanggang 2,000 meters sa ilalim ng karagatan. Inaakit nila ang kanilang biktima gamit ang liwanag sa kakaibang antena na matatagpuan sa ulo nito. Ang isda na ito ay isa sa mga bioluminescent na hayop sa planetang Earth. Kabilang ito sa pamilyang Melanocetidae at kilala rin bilang humpback black devil at Johnson's anglerfish. Makikita sila sa lahat ng karagatan sa mundo at may kakaibang antena sa kanilang ulo na tumutulong sa kanila na mahanap ang kanilang pagkain at kaya nilang lunukin ang kanilang biktima kahit doble pa sa kanila ang laki. Sila ay may matutulis at maraming ngipin. Maaari itong lumaki hanggang 1 metro. Ang mabahing anglerfish ay mas malaki kaysa sa lalaki. Ito ay unang nadiskubre ni Albert Gunter noong 1864, isang British ichthyologist. Number 4, Hatchet Fish. Ang mga hatchet fish ay makikita sa lahat ng karagatan sa buong mundo at mayroong humigit kumulang 45 iba't ibang species ng hatchet fish na nabubuhay. Sa lahat ng mga species, ang pinakamalaking kilala ay ang higanting hatchet fish na maaaring umabot ng 6 na pulgada ang haba. Gayon din ang kulay nito ay depende sa uri ng mga species. Ang katawan ng isda na ito ay karaniwang natatakpan ng mga kaliskis na pilak at ang mas malaki ay maaaring berde o kayumanggi ang kulay. Hindi ganong nabubuhay ng matagal ang mga hatchet fish. Number 3, Pacific Black Dragon. Ang Pacific Black Dragon ay kadalasang nakikita sa Southern Hemisphere at mas pinipiling manirahan sa mababang temperatura at subtropical na tubig. Isa sa mga hindi ganong napapansin ng mga nilalang sa dagat ay karaniwang makikita sa lalim na 6,562 feet o 2,000 meters mula sa ibabaw ng karagatan. Paminsan-minsan ay lumalangoy sila sa ibabaw ng tubig upang manghuli ng biktima tulad ng maliliit na crustacean o maliliit na isda. Ang mga species ng isda na ito ay kilala sa mga hindi pangkaraniwang katangian tulad ng pagiging sexually dimorphic na nangangahulugan na mas maraming babae kaysa sa lalaki ang heterosexual. Kakaiba sila hindi lamang sa itsura kundi pati na rin sa mga gawi at sa pagkain at iba pang aspeto. Mayroon silang mahaba na katawan at may mga tinik sa bandang buntot. Talagang kahawig nila ang isang dragon. Number 2, Fangtooth Fish. Hindi karaniwang makikita ang isda na ito sapagkat nabubuhay sila sa napakalalim ng porsyon ng karagatan. Kaya nilang mabuhay hanggang 5,000 meters below sea level.
Ang kanilang mga ngipin ay proporsyonal sa laki ng kanilang katawan, kaya isa sila sa mga nakakatakot na nilalang sa dagat. Ang mga species ay kabilang sa pamilyang Anoplogastridae. Ang ulo at bibig ng isda na ito ay napakalaki at ang ulo ay binubuo ng maraming mucous cavity. Mayroon itong isang special na organ na may lateral line function upang makita ang paggalaw at vibration sa ilalim ng dagat. Gusto nilang mabuhay sa mas mababang temperatura at sa tropical na tubig. Karaniwang iniiwasan ito ang sikat ng araw at pumupunta lamang sa ibabaw ng karagatan kapag gabi. Sa kabila ng kakilakilabot na itsura nito na parang dinosaur, ang mga isda na ito ay hindi nakakapinsala sa mga tao. Magaling magtago ang mga fangtooth fish dahil sila ay nagiging target din minsan ng ibang malalaking isda tulad ng tuna, marlin at pating. Number 1, lamprey. Ang mga lamprey ay isang hayop sa dagat na karaniwang matatagpuan sa baybayin at fresh waters. Bagamat ang mga lamprey ay kahawig ng isang igat, ang mga lamprey ay walang panga at nagtataglay lamang ng kakaibang bunganga na may maraming matatalas na ngipin. Ang mga ngipin nito ay nakaayos paikot sa magkakaibang hanay. Nabubuhay ang mga lamprey sa pamamagitan ng pagsipsip ng dugo o mga fluids ng iba pang species ng isda gamit ang kanilang bunganga bilang isang suction cup. Kapag ito ay kumapit sa isang isda, ay magsisimula na itong sumipsip ng dugo mula sa katawan ng kanilang host hanggang sa mamatay ito. Mahirap tanggalin ang mga lampreys kapag sila ay nakakapit sa isang bagay dahil sa malakas at magaspang ng ngipin nito. Maaari silang humaba ng hanggang 120 cm o 47 inches. Kung nagustuhan mo ang ating video, ay huwag mo namang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe. At i-share mo na rin upang mas marami pa ang makakapanood. Ikaw, saan sa mga ito ang nakita mo na? Ipaalam mo naman ang iyong opinion dyan sa comment section. At dito na nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Dito lang sa channel na magbibigay sa iyo ng karunungan tungkol sa mga bagay-bagay. Hanggang sa susunod!